Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ngayon ay Sunday at follow up po itong topic na pag-uusapan natin ngayon. Since may nagtatanong po na gusto rin daw niya mag-start ng motor parts business at tinatanong ako kung sino ang aking supplier. Sa totoo lang, ang paghahanap po ng supplier ay medyo talagang pinaglalaanan din niya ng oras at hindi walang sino man ang nagre-reveal kaagad ng kanilang supplier, kasi may mga supplier din po na talagang kailangan mong hingiin ang permission kung pwede ba silang i-refer, kasi may mga supplier po na hindi rin sila nagbibigay kaagad ng mga supplies. Halimbawa, may quota muna sila or COD sila, kalimitan po ang supplier is nare-refer talaga. So sa case po natin, ang ating pong supplier ngayon ay nakikita kahit saan po. So, unang-una dyan sa Shopee. Sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, nandyan. Actually, yung mga supplier, importer pa nga, may mga shop na sila po sa Shopee. Before, meron akong shop sa Shopee at TikTok. Kaya lang nagkakaproblema ako sa shipping, masyadong matagal, masyadong malayo kasi ang aking location, kaya ang tagal na nakakarating sa palabas ng probinsya yung aking mga items. So maraming return, maraming cancel. Hindi kasi kagaya pag sa Manila is kumbaga lahat ng mga cargo, lahat ng shipment is palabas ng Maynila. Bihirang-bihira yung probinsya to Kamaynilian or to other provinces, bihira siya. So okay lang yun pag talagang maramihan, pag kilalang kilala ka na or marami ka ng orders, kasi mapupuno mo na yung sa shipping ba, syempre pinupuno mo na nila yung kanilang container or yung quota or yung sa air cargo o kung ano man yan, pinupuno mo na. So natatambay siya sa pinaka main office dito sa city ng GMT. So matagal. Since po kung tayo ay mga nasa probinsya, ang mga supplier po ay nasa Shopee na. Hindi lang po sila basta supplier, ang mga importer po ay may mga Shopee account, may mga Lazada account. Imagine mo, 'di ba, ang mumura. Tapos may nag-comment pa nga dun sa video na pamurahan din sila ng presyo. Yes, hindi lang sa atin sa retail. Actually, ako hindi ako naniniwala dun sa pamurahan ng presyo kasi dapat may standard pa rin. At saka, yung presyo kasi na pamurahan, depende kasi talaga yun sa quality ng item. Depende sa brand, ganun. Hindi mo naman pwedeng i-compare yung presyo ng magandang quality doon sa napakapangit ng quality ng item. Halimbawa, sa ilaw, sa mga bumbilya, hindi mo naman pwedeng ibagsak presyo, same price mo yung magandang quality, ang linaw, ang luwanag ng iyong bumbilya doon sa tigsa 10 piso o 5 piso na madilim, 'di ba? Na madaling mapundi yung quality ng bumbilya. Sample lang natin po 'yan. So hindi na po kayo mahihirapang maghanap ng supplier, maging matiyaga lang po kayo sa paghahanap doon sa mga may Shopee account. Ang dami yung may mga doon, yung mga importer, yung mga brand talaga na kinikerry ng mga brand na nasa market. May mga sila, may mga account sila. So tiyagaan nyo lang, tapos mag-compare na rin kayo. Ang mahirap lang kasi kapag nag-online ka, kapag limbawa from Shopee ang iyong magiging supplier. I'm not so sure kung mailalabas nila, 'di ba? Kasi hindi pwedeng pag-usapan inside the chat dun sa Shopee kung paano maging labas yung transaction nyo. So siguro pwede kayong mag-iwan ng number na tawagan kayo for important matter, for business purposes, ganun. Kung gusto nyo talaga ng ibang setup. Kasi halimbawa may mga items kasi na malakihan ka rin ng shipping. Halimbawa yung mga mabibigat, yung mga oils, tires, ayan. Pero nakapag-ship ako ng mga tube at saka mga oils pa labas, kaya lang medyo nga talo sa shipping fee. Doon talaga sa shipping fee. So, hindi ang paghahanap po ng supplier ay hindi po siya actually nakukuha sa isang supplier lang. Kasi may mga supplier talaga like nakikerry sila ng mga brand. Siyempre ikaw, halimbawa tayong mga nasa retail, sa amin kasi ang diskarte ko, mayroon tayong
medyo mahal, iba yung presyo, meron ding mumurahin para palaging may choice. Halimbawa, sprocket, mayroong tag 100, mayroong tag 200, ganun, sample lang siya. Mayroong choice yung aming mga customer na kung hindi ma-afford yung ganito, may ganito. So, may mga supplier na hindi talaga nila napi-perfect. Kasi halimbawa, may mga importer or may brand na hindi sila binibigyan. Ibang supplier naman ang binibigyan nila. So, much better na meron kayong choice sa mga supplier na halimbawa kung hindi available to sa kanila, mayroon sa ibang shop. Pero wag din tayo mag-rely lang talaga lahat sa online kasi may mga items like kagaya nga yung mga tires. Maliit lang ang kita sa tires. So kapag galing pang online, ang mahal ng pamasahe kasi bulky yan siya. Yung mga bolt, yan yung mga mabibigat. So malaki din ang shipping fee niyan. So much better, meron pa rin kayong supplier na in physical or yung naka-cargo ba. Let's say for example, kung sa Manila, kasi naka-cargo doon, 'di ba? Naku-container van. Mas makamura kayo sa pamasahe. Kung kayo naman ay mga nasa probinsya, much better sa mga nag-i-start, much better na mag-start kayo doon sa mga wholesaler ng mga malalaki or mga nagpapa-wholesale or mga malalaking tindahan na talaga na nagpapa-wholesale, nagbibigay ng mga discount sa mga nag-wholesale. So, mas maganda na doon po kayong mag-start. So, may nag-comment na baka kasi maliit na lang din daw ang tubo niya. Ganun po talaga sa umpisa. Kasi kung wala ka rin naman malaking puhunan, hindi ka rin naman po ma-accommodate nung, halimbawa, yung ng mga malalaking supplier talaga. Like, re-require ka nila ng 500 bucks, 50 bucks na mga kadena. O, kung nasa retail ka, nag-start, makaka-order ka ba ng 50 bucks na mga kadena? O, diba? So, hindi. So, mahirap po kapag tayo pong nag-start, mahirap po tayo maka-direct doon sa mga supplier na mga malalaki or yung mga importer talaga. Kasi karamihan sa atin dito, real talk lang po, yung mga nagtatanong, kala mo naman kung mga 10 million yung ikakapital na talaga itatanong sa akin kung saan ba yung pinaka-direct supplier na makapag-direct sila. Hindi po tayo makakapag-direct kung hindi naman po kalakihan talaga yung maipapurchase natin. At karamihan po sa mga supplier ay COD po yan sa umpisa. So kung wala kang mga million-million dyan, hindi po tayo makakadirect sa mga supplier talaga from Manila. Like halimbawa yung mga importer at yung mga talagang mga supplier ng Manila to mga probinsya. So kapag nag-i-start po, much better po. Lalong-lalo kung limited lang naman ang ating puhunan, mag-start po kayo dyan sa mga wholesalers sa inyong city, sa inyong lugar na may bibigyan kayo ng discount. Sa umpisa, yes, totoo po yun. Na medyo maliit lang kitain mo. Pero kung may mga supplier po na mga maliliit lang din naman ang patong nila kapag sa mga wholesale. Actually, kapag, halimbawa, yung may mga supplier na diba, na kinukunan kami sa city lang. Pag madalian dyan ka sa city, tapos pag mag-Manila ka, maliit lang yung diferensya. Kapag pinatong mo pa yung paghihintay mo na panahon, kapag sa cargo po kasi, it will take mga 1 to 2 weeks. So, paano kung wala ka ng stocks, diba? And then, the pamasahe. So, parang mag-break even ka lang din doon sa supplier mo dyan lang sa inyong lugar, sa city, na halos kapareho lang din yan, na hindi ka pa maghihintay ng matagal, tapos mo hindi ka pa mamasahe ng malakihan, tapos mababudget mo yung iyong mga orders, like 5-5 piraso, 3-3 piraso, kasi kapag hinanap nyo po yung pinaka main supplier, wala po kayong mga million-million, hindi po kayo ma-accommodate, or kapag wala pong nag-refer sa inyo na isa na ring stable na shop, ay hindi po kayo nila pagkakatiwalaan or hindi po kayo nila ma-accommodate. Usually, mga ahente po ang nagre-refer. Halimbawa, may isa silang customer na malaki na pinagkakatiwalaan na nila. May i-refer yung customer nila na yun si, halimbawa, ako i-refer nung kakilala ko na puntahan mo doon, ganun-ganun nung ahente. So, ayun, yung ahente pupunta kasi ni-refer ka. Ganun siya. So, pero hindi naman lahat, lalo na kung mag-COD ka. So, kung mag-COD ka, pwede kang mag-direct. Kaya lang, syempre, kung mag-COD ka, mag-direct ka, parang hindi naman
hindi naman na mag-aaksaya ang ahente kung mag-order ka lang ng worth 10,000, 20,000 kasi ipapakargo pa nila tapos i-COD mo yun, di ba? So at least dapat kahit papaano mayroon kang 50 to 100,000 para ma-accommodate ka ng wholesaler. Pero hindi po yun na, halimbawa kahit sa Manila na, hindi po kayo mabibigyan ng ganon kababang presyo dahil hindi po kayo, like, hindi kayo nabibigyan ng factory price. Yun po yung real talk doon na sa mga nagtatanong, yung pinaka importer, yung pinaka supplier, yung pinaka malaking supplier, real talk po tayo dito. Hindi po ganon. Kailangan may million-million ka para ma-accommodate ka nila. Kasi COD po yun, di ba? So, doon tayo sa Manila, marami tayong napagbibilhan, di ba? Divisoria. Marami dyan. Sa Quiapo, dyan sa Looban, napakarami. So, patsyagaan na lang talaga. Kung hindi ka na mahirapan, hindi ka pa mainitan, o maghihintay ka lang online, sa Shopee, sa Lazada. Ayun. So, kaya lang, magtitake ka talaga ng risk kapag sa online. So, piliin mo na lang kung saan ka na shop doon na makaka-order na marami ng sales na mapagkakatiwalaan mo na. Kasi, napakalaking sayang nun kung ma-fake ka, di ba? Kung maano ka pala, kung ma-scam ka online. So, napakasayang nung yung pera. At saka yung 20,000 po, 30,000, 50,000, kapag sa motor parts, ilan lang po yun, promise. Kukunti lang siya, ila kapiranggot lang po yun. Hindi siya maka, hindi mo, para ka walang makita sa 50,000 sa motor parts po. So, yun lang, start muna sa inyong, ano, sa supplier, local supplier, tawag natin. And then, online supplier, yan. Pag na-establish na po kayo at medyo malaki na, stable na, may enough capital, ayun, saka po natin i-aim talaga yung mga malalaking supplier na talaga na yung hinahanap yung mga importer. Ang mga importer po, may mga shop na rin po ngayon sa Shopee. Iyan, tiyagain nyo na lang silang hanapin dyan, nandyan na silang lahat naghihintay sa atin. Ayan. Yun lang, sana ay nakapagbigay ito ng konting information. Shout out po sa inyong lahat at please paki-like naman po ang video na ito kung nagustuhan, at kung hindi ka marang pag-subscribe, paki-click na lang din po ang subscribe button at huwag mo na rin pong kalimutan yung notification bell para mag-bell naman pag may upload akong video at yung mapanood ulit at ma-like. Thank you! Bye-bye! Good night! Happy Sunday!